nag-trigger sa akin yung idea na to dito sa comment sa akin sa huling video ko. Nag-trigger sa akin yung idea. Eto. Teka lang, ha. Diyan ka lang. Wait lang. Sabi niya sa akin, Mac. Si Mac to eh. Si Mac Garage DIY. Pag pinunta mo yung channel niya, puro yun lang mapapanood mo. As in, yun lang. Ang ganda nun. Meron na siyang 4,000 subscribers. Ito yung sabi niya. Ayaw ko ng madaming camera. Nahihirapan ako mag-edit. Kaya, pause lang ako. Pause. Pupause niya, tapos pupause. Yun. Tol. Ito. Tol Mac. Yan, ha? Shoutout sa'yo. Yun, dun ako na-inspired. I mean, nag-trigger sa akin yung idea. So, paano kaya kung isang camera lang yung gagamitin ko? Isa lang. Tapos, naisip ko na kung paano kung hindi ko naplinano, basta kung ano lang pumasok sa isip ko. Tignan natin kung ano mangyayari. Parang ganon. Yun yung experiment ko dito. So, itatry ko to i-upload. Susubukan ko. Ano kaya ang kalalabasan? May manonood kaya? May magko-comment kaya? May magsusubscribe kaya? Basta i-upload ko lang din to. Pag-usapan naman natin yung tungkol dun sa madugong proseso na yun, no? Kung bakit ganun ang napili kong paggagawa ng video. Well, siguro kasi mahilig talaga akong yung mga buting-buting-ting-buting-ting, mga detailed. Ganyan ako gumawa ng video talagang. Kahit hindi sa pag-video, sa mga bagay-bagay, mabusisi ako. Kumbaga, gusto ko maayos na maayos. Ganun. So, nai-apply ko yun sa paggagawa ko ng video. Kaya, ganyan ang kinalabasan ng video ko. And, complicated para sa iba. Bakit niya kailangan gawin yun? Bakit ganun niya? Kailangan pa niya ng iba pang camera? Kailangan pa niya ng isa pang camera? Pwede namang isa lang. I get that. Kaya ganun. Mahirap talaga. Mahirap pagdating sa pag-i-edit. Kasi ang dami mong mga footages na ayusin. Ganun. Ito naman sa easy lang. Easy way. Isang camera lang gamit. Kung meron kang audio, hindi na hiwalay. Ganun. Kasi sa akin, hiwalay ko pag ginagawa yung audio ko eh. Meron pa akong Zoom H1, tapos nakahiwalay pa yung isa pang mic. Nakahiwalay yan, tapos iba pa yung video. So pagdating sa edit, it takes time na naman, isi-synchronize na naman yun. So yun ang synchronization nung sinabi ko dun sa una kong video na ginawa. So eto ngayon, yung setup ko, camera, tapos nandiyan na yung audio, diretso na. Wala nang synchronization na mangyayari pagdating sa edit. Tapos, wala na akong plano. Eto lang, pagising ko ngayong umaga, diretso ako nag-video. Hey guys, good morning. Eto, kagigising ko lang talaga. Ha? Gusto ko lang pagbigyan tong nasa isip ko eh. Na may gusto lang akong gawin na video. Hindi pa nga ako nakapag-toothbrush na ako. So, safe kayo. Hindi pa ako nakapag-kape. Eto, kinuha ko agad yung camera ko. Gusto ko lang pagbigyan itong nasa isip ko na gusto kong gawin. Sige, ikaw na magkwento doon. Doon ko na lang kukwento ha, mamaya kasi. Ayaw pa, gumana ng utak ko. Doon na mamaya. Yeah, eto na yun. Eto yung kalalabasan. So, ano kaya sa palagay nyo ang mas prefer nyo? Kung meron mga magiging interesado dito sa video na to, comment kayo and yeah. Anong masasabi nyo? Okay. Ito naman yung thoughts ko. Ito naman para sa akin yung masasabi ko tungkol sa way of making videos. Para sa akin, dapat magbanggayan sa gitna. Para sa akin to ha. Meron talagang kahit anong pumasok sa isip gagawin yan eh. Video upload. Meron ganon. Meron naman yung talagang you know, mabusisi, parang yung mga filmmaker, yan, ganyan yan. Most likely, ganun ang way of doing their videos. Palagay ko, ganun ang kalalabasan ng mga video nila. Tapos, para sa akin, gusto ko magtagpo yan sa gitna. Magtagpo yan. Malinis, pero natural, at hindi ako masyadong mahihirapan. Ganun ko pinagtatagpo yung mga videos ko. Kung ano man yung prefer mo, at the end of the day, gagawin mo to dahil hilig mo, di ba? Meron kang gustong ipakita, meron kang gustong i-share sa mga tao. At the end of the day, it's your channel, it's your video, you decide whatever you want, di ba?
So, yeah. That's it for this video, guys. Ginawa ko lang to kasi nga yung may nag-trigger sa akin na paano kung simplihan ko yung video ko, paano kung eto lang, gawin ko lang kung ano nasa isip ko, diretso. Diretso video, diretso up. Konting edit to, tapos upload ko na to. Yeah, that's it for this video. See you next time. Bye-bye. Eto, subscribe kayo sa channel ni Mrs. May bago siyang upload tungkol sa hypoallergenic formula na mga gatas, ganun. Kung nakaka-relate kayo, di-link ko yung channel niya dito. Ayan. Suportahan din ninyo siya. Okay? Hi, honey. Gawa ka ng gawa ng video. Ang galing mo gumawa ng vlog eh. Mas natural at... Ang allergy kay Chokoy. Kaya yun. So nice. Masaya ako. So happy. Yeah, I encourage you to do more. Video ka lang ng video. Ha, kung mapanood mo man tong video na to. Sigurado yan. Siya yung unang manonood dito. Bye-bye.